Ayon sa socialbakers.com, isang social media statistics provider, pasok ang Pilipinas sa 10 bansang may pinakamaraming Facebook users sa buong mundo. At sa isang click nga lang, pwede niyong maging friend o hindi kaya i-unfriend ang isang user. Pero ayon sa isang pag-aaral sa Amerika, may seryosong epekto rin daw ang pag-unfriend online. May report si Jamie Santos. Nagtataka raw si Pham dahil in-unfollow siya bigla na isang close follower daw niya sa Twitter. Wala naman daw siyang alam na masamang ginawa sa kanya. Nagtaka muna ako kasi parang, di ba, parang wala naman akong ginagawa, ganun. So nag-unfollowan lang kami. Dahil sa nangyari, nanlamig ang kanilang samahan. At para di na raw siya uli ma-unfollow o ma-unfriend, piling-pili na raw ang tatanggapin niyang friend request sa Twitter at Facebook. Si Jonel naman minsan na rin daw nag-unfriend sa Facebook. Mga nag-a-add sa groups na hindi ko naman gustong salihan. Ang isa namang dalagita, tila nairita sa mala diary niya post daw ng kanyang friend sa Facebook, kaya in-unfriend niya. I experienced unfriending someone because parang yung status niya was always negative about his day and ano. So parang hindi ko na natiis na in-unfriend ko kasi feeling ko it belongs to Twitter, whatever. Masyado lang personal. Hindi pa naman na-unfriend ang dalawang college students na aming nakausap. Pero kung sakali, baka masaktan daw sila at maging awkward na ang relasyon sa kaibigan. Sa isang pag-aaral ng University of Denver, Colorado, maaring madali ang pag-click ng unfriend button pero kakibat daw nito ang mas seryosong epekto. Sa survey, lumabas na 40% ng mga taong na-unfriend ay iiwas daw sa gumawa nito sa kanila. 50% naman ang hindi iiwas at 10% ang di sigurado. Ayon sa isang sociologist, hindi na kailangan ng malalimang pag-aaral para alamin kung may epekto ang pag-unfriend at unfollow sa isang tao. May pagkakapareho raw ang cyberspace at realidad ng pakikipagkaibigan. Ang cyberspace raw ay nagiging daan ng isang kaibigan mula sa mababaw hanggang malaliman na relasyon. Kaya kapag na-unfriend o na-unfollow, nasasaktan daw ang damdamin ng isang tao. Ang pag-unfriend o unfollow daw kasi ay tila pag-ayaw o rejection. Natural sa isang tao na kapag ikaw ay in-unfriend, magkakaroon ka talaga ng lungkot dahil nawawalan ka ng kaibigan, nababawasan ka ng kaibigan. Kapag naman ikaw in-unfollow, nababawasan ka ng tagasunod, nababawasan ka ng fans, nababawasan ka ng tao na humahanga sa'yo. Likas daw na pala kaibigan ng mga Pilipino kaya ang na-unfriend o na-unfollow, maaring mauwi sa depresyon o pagkababa ng self-esteem nito. Ang pinakainam pa rin daw sa mundo man ng social media o simpleng pakikisalamuha, idaan ang lahat sa usapan para hindi na uuwi sa ayawan. Jamie Santos, GMA News.